kasi iwanan kasi tulis Jody itong oras yung time slot niya. And we all know that yung sana dalawang puso ko is maganda yung pinalabas. So, may pressure pa ba on your part na sana panoorin ng mga tao at agayon ng pagtanggap? Siyempre may kaba kaming nararamdaman, may pressure talaga dahil alam naman namin lahat kung paano supportahan si Mama June sa oras niya bago mag-shoot. So, may kaba, may pressure, pero dahil nga pinaghirapan naman namin at confident naman kami sa pinrabaho namin. Mas hopeful kami in a positive way na mas doon kami nag-lead na mas excited kami na mapanood to ng mga tao. Marcia, siya ang story nito parang tutuloy niya yung relasyon kasi may isang batang involved. Ikaw ba in general, meron ka ba naranasan sa isang relationship na you have to continue kasi merong importanteng involved na dapat sa alang-alang? Wala eh, aso lang eh. Aso lang yung napag-usapan eh. Saan yung aso? Custody. Diyan kayo, nakukomportable niyo ni Sandro. Talagang biruan to. Patol na patol kami dun sa... As in, pero... Ano ba yun talaga? Playhouse lang ba talaga? Kasi parang merong something. Kasi kami. Super kilig parang. Nakakakilig kayong dalawa kanina. Hindi, kasi ganun kami din pag-hantad dalawa. So, ngayon sa set, hindi ang tagal na namin yung pinipin. Siyempre, pati mga tao, na-assar na kami nila. Mas mahirap sila atin. Alright. Kaya nung siguro sinumulan kaming asarin na parang nilang tuloy kami magbiruan. So, lately nababawasan na yung mga harot-harot. Kasi pa meron na kayo nararamdaman niya. May ilang doctor na sa'yo talaga. Talungin nyo nga. Pero ikaw hindi ka na, ikaw rin na ilang din sa mga. Pag inaasar na. Diba pag ganun, sabi nila may truth to that, na parang merong... Yun ang nakapagmay lang. Hindi kasi ako sanay na inaasar, lagi kasing ako'y nambubuli. Kaya parang pag nababalikan ako nila smoking na ganun, yung tatahimik na nga ako, mga ganun. Pero Angel, pwede, kasi mo 10 years na kayo magkakilala, maging magkaibig. Malalim na yung pinagsamahan. Ang tawag pa sa'yo ni Sanjo, perfect wife. Basa mo na kinabahan nga ako, parang ikakasal na ako. Oo, diba? Paparedy na ako talaga. So yun, parang basa mo na rin kung anong gali meron si Sancho, naiintindihan mo rin. Hindi pa rin siguro ganun kabasang-basa. Pero syempre, alam ko na pagka hindi niya gusto yung mga nangyayari, yung sitwasyon, ayaw niyong lugar, hindi siya komportable. Sa mga ganun siguro, kilala na namin yung isang isa. So, siguro the question is, are you open to entertaining him? Kung sakali, Diyos ko naman, grabe, parang ansusi ko naman. So is it a yes or no? Oo naman, kung gustuhin niya ako, talagang napiritihan na siya sa akin, wow. Kasi nasa misty sa level ko rin daw, Bea and Bella. Pero tapos... magpapahabol muna ako, mga 2 weeks. Pero more so far, ano yung mga characteristics ni Sanjo? No? Masasabi mong, ay, boyfriend material talaga itong tao. Masasabi, ang awkward eh, kasi nakita ko sa lahat ng mga naging girlfriends niya. Kaibigan ko yung mga ex niya, kaya alam ko kung paano siya bilang boyfriend. Kaya siguro masasabi ko kung malambing siya, masikas. Talagang hindi ko naman sa nakitaan na parang nag-cheat sa partner niya noon. Correct. In case ba sigurado kang i-approve ng mga exes niya? Kung kayo man, kung magiging kayo. Okay. I'm not sure. Tsaka inisip ko na talaga. Na mga kaibigan mo naman. Total mga kaibigan mo naman. Mga kaibigan ko naman. Sino ba? Baka may mali ako masabi. Doon sa mga exes, sabi mo kanina. So, kay Mariel, tsaka kay Bea. Oo naman, siguro naman, no? Si Mariel may anak na, may asawa na. Si Bea, happy naman na din. Ang pretty din, di ba? Ang ganda. Pero Angel, ikaw ba, sa stage or sa klase ng stature mo ngayon or sa pagiging maturity mo ngayon, pwedeng-pwede nang ang babae ang magpakita ng motibo magparamdam sa isang lalaki. Woman empowerment. Ako hindi ko nakikitaan ng yung problema kapag babae yung unang nag-approach sa lalaki. Kapag siya yung unang nag-ayad. Parang feeling ko kasi, di ba, dapat wala ka namang masamang intention na gusto mo lang lumabas at makilala tong taong to, bakit hindi mo gawin, di ba? Pero Marcia, ngayon ba, are you open to a relationship? Or wag muna? Ngayon kasi patapos na yung pelikula, so gumagaan na yung load ng trabaho ko. Naiisip ko ng mag-jowa. Noon kasi workaholic ako eh. Ngayon na parang konti na lang. Pag napapahinga na,
at magki-Christmas na, naiisip kong okay, ready na. Sabi mo ano kanina kasi mo ano, na, yung kung sino yung leading man mo, parang, parang yun yung, parang lumalablive ka dun sa kaliding man. Sumitaling na si Carlo. Kaya nga, dahil matatapos. Pero nasa ano ba, siya, diba? Ano ba? Doon ako ma-confused. Mag-uunahan ba sila ni Carlo? Si Sandra at si Carlo mag-uunahan sa puso mo? Ba'y ganun? Ganda mo talaga, grabe. Thank you, Lord, for this space. Ay, pero andyan meron pa ka na palang choices. Carlo and actually apat nga sinasabi sa mga followers mo si JM De Guzman at saka si JC Santos parang tinatanong kung sino ba sa kanila ang haba yung ng Hermo Mars anong masasabi anong totoo sino yung pinakamalapit sa iyo secret what ko sasabihin ayun ang paflip ng hair pero meron sa apat na yun pero meron pinaka special na pinakamalapit sa puso mo. Hindi naman sila nagsasabing gusto nila ako. So mahirap yung ako yung nagsasabi kung sino yung pinakamalapit sa puso ko, diba? Nakakaya, hindi na ako girl. Wait, so wala nang ligaw dun sa apat? Wala. Wala rin paramdam or something. Ako may gusto akong ligawan. Hindi to joke ha, Angela. Meron kang gusto. Pero dun sa apat na yun, meron ka ng gusto. Nasa apat ba yun? Nasa apat ba yun yung gusto mo? Wala naman ligawan sa kanila. Hindi, pero hindi na ligaw. Meron kang gusto para meron kang inaay. Nasa apat ba yun yung... Sa apat na yun. Nagugustuhan mo ngayon. Secret! Yung ba yung nagugustuhan mo ulit? O yung wow. Bagong gusto? Kasi... Parang hirap niya na. Kasi Angel, Angelica, kasi kahit yung may mga halimbawa fans ni 1B, parang naloloka sila kapag nakikita nila na sobrang close kayo ni JM and ikaw. So, meron ka bang, ano yung, kumusta ba kayong dalawa on well, nung nag-birthday siya, kasi sabay sila ng birthday ni Ketchup. So, as in sabay mo sabay. Kaya naman, naisipan din ni Ketchup na isabay na yung birthday ni JM. Napalam naman si JM na maayos kung okay ba na doon na din siya mag-celebrate sa bahay ko at isasabay na kay Ketchup. At nandun ka rin sa birthday ni Carlo. Pagka-fairness. Hindi ako magpunta sa mga parties. Kahit yung Hong Kong, pinupuntahan ko. Okay, direct Andoy. Mahilig ako ba sa birthday na invitahan. At kaya kong puntahan, pinupuntahan ko. Ganun ako kaibigan. Sa'yo. Hindi. At si JC naman yung kasama mo doon sa Hong Kong. JC kasi diba? Manager niya sa Diragaan. Mars Star Magic ay sa ABS-CBN Ball. Ball. May kasama ka mo doon? May ka-partner ka? Or solo? Hindi pa nila ako napipilit. Posible ba si Sanjo yung makasama mo dahil may playhouse na? Nawawala siya. Nawawala na siya. Hindi ko alam. Siguro. Angel, parang ano ka? Sabihin nila. Baka ipilit. Pero dyan mukhang parang ano ka na, magaan. Parang recharge ka na, reloadable ka na. Reloaded ka na. Cellphone. Kasi dati puro... At wala akong budget ah. Nag-load talaga ako. Hindi ako naglinya. Parang feeling namin, parang... ready ka na, natanggal na lahat ng mga bagay. Hindi ko naman, maano na, maaliwalas na maaliwalas na siya. Masaya-masaya na. Ito ba yung sabutan? Nag-start ba yung sabutan? Nag-start or? Dun. Doon naman talaga nagsimula lahat. Feeling ko talaga na, ano, na-cleanse, kumaga. Naliwanagan yung, ah, okay, ganun-ganun pala, ganun pala. Tingin mo ba mas, mas mataas na yung standard mo ngayon in terms of dun sa next na relationship na? Wala, wala namang standard. Siguro, hindi mo naman siguro mapipili yun, di ba? Kung kanino tumibok yun, di ba? Pag nakalabit na yung feelings mo, nakalabit na yun. Pero mas maingat ba? Mas siguro mahal mo ng sarili mo ngayon. Mas maingat lang. Uh-huh. Hindi siguro yung standards itataasan mo, di ba? Ah, dapat ganito businessman, dapat... Ano kaya yun? Ilalaki pa rin naman yun. Eh, pero may tweet ka before na may crush ka. Parang, naku, nagkaka-crush na ako. Yun nga, may crush naman talaga. Hindi naman yun masama. Ano ba? Ano ba? Sa ilong ganun, mas mahal, susunod, parang mas mahal mo ng sarili mo ngayon kaysa dati. Parang, mas ibigyan mo ng importansya ng sarili mo. Siguro, i-check out ko din, di ba? Kung mag look out for myself kapag dating sa relasyon na yun. Hindi naman pwedeng, sandali, parang naiisahan ako. Kaya parang mali na yung nangyayari. Kasi dati kahit ganun, milulunok ko lang yung sige, wag lang tayo magka-problema o magkawalay, di ba? Ngayon, syempre, mas alam ko na din kung ano yung gusto ko. Kaya ko na sigurong manghingi ng demands na, ay, ito, ganito, dapat.
So, hindi mo pa-irali ng puso. So, may isip naman this time. Maganda siguro may kasamang isip kasi I don't think mag-work ang relationship kung hindi mo ginagamitan ng utak. So, dati hindi nag-work kasi hindi ginamitan ng utak, puro puso. Oo, oh, tapos lamang yung puso. Feeling ko, oo, oh, oh, tapos nagdunog-dunungan ako. Ganun. Ah, alam ko na yan, ganito yan eh. Dunog-dunungan. Oh, parang off-topic naman. Kinikilig ko din si Donnie siya kasi kisses. Kilig ka rin na kilig ka rin sa lips ni ano. Si Downy. Kasi ang, pag diba pag tinignan mo si Donnie, talagang parang yung mata niya at yung lips niya. At lips niya, yun ang ganda-ganda talaga ng mukha. Nung nakita ko talaga siya kumakasi, ay Diyos ko, sino to? Ang gwapo. Dumating talaga siya. Hindi mo pa siya kilala. Yan nga yung si Donnie, kinuha siya, yan ba yun? Diyos ko, matang ba ilang taong na yan? Bata, moms, 20. Nakakaloka eh. So, pinabaya ko na siya kiss. Sahin lang. Pero una nga tita yung tawag. Sabi ko na, huwag naman. Ate lang. Ate, kahit naman ate, please. So, ibig sabihin, kung nasa age ka ni Kisses, pwede mo agawin si Don. Parang gano'n. Malama, kasi si Ruby pa ako nun eh. Balik tayo sa mga oras na yun, ma-elbow natin si Kisses. Pasok si Ruby ngayon. Malamang. Pero abang-abang din yung ano nila. Silang dalawa. Oo, ang cute. Tapos parang pareha silang gusto nilang matuto. Masaya silang panoorin. Kakakakilig. Thank you, teacher. Salamat, Marge. Salamat. Salamat, Marge.